Kumusta mga idol? This is Flip Trend Channel. Ngayong kansilado nga ang PBA at NBA, ay punta muna tayo sa ating mga idol kung saan sila nagmula o paano nga ba nagsimula bago sila nakilala sa larangan ng basketball. Ngayon ay ang pag-uusapan natin ay ang istorya ng nag-iisang QuickMelt ng Magnolia Hotshots na si Justin Melton. Tara na't sabay-sabay nating panoorin yan. Pero bago yon, please like this video and don't forget to subscribe. Bago natin simulan ay pa-shoutout muna sa nag-request ng video na to. Shoutout sa iyo, Sports Updates. Sana ay mapanood mo to at sana mag-enjoy ka sa panunod. Salamat na rin sa pagsuporta sa channel na to. Yun nga mga idol, bago natin ipaliwanag kung paano naging Nate Robinson ng PBA at naging Scottie Thompson ng Magnolia Hotshots itong si Justin Melton, simulan muna natin kung saan siya nagmula o paano nga ba siya nagsimula bago siya nakapasok sa PBA. Si Justin Melton nga ay may taas na 5'9", isang Filipino-American professional basketball player ng Magnolia Hotshots ng Philippine Basketball Association o PBA. High school pa nga lang ay kinahiligan na ni Melton ang paglalaro ng basketball. Nakapaglaro nga siya dati sa Tubb High School sa Yorktown, Virginia. Sa kanyang high school career nga ay nakakuha nga siya doon ng award ng Player of the Year along First Team All-Region and All-State Honors. Mahilig din daw dati si Melton sumali sa track and field. At sa mismong time na yon ay nakakuha nga siya ng Second Place Award. Kaya pala napakabilis tumakbo nitong si Melton, lalo na nung rookie time pa niya sa PBA. Pinagpatuloy nga niya ang kanyang paglalaro ng basketball hanggang sa kolehiyo, kung saan nakakuha nga siya ng full scholarship sa Mount Olive College sa North Carolina. Sa kanyang college ay naging successful nga ang kanyang basketball career, kung saan ay pinangunahan niya nga ang kanyang koponan noon sa tatlong season. Kilala na nga si Melton dati pa sa pagiging mabilis gumalaw at sa pagiging high flyer nito sa laro. Sa kanyang college career nga ay mayroon siyang 40% from the 3-point line at 20 minutes pataas ang nabibigay sa kanyang playing time noon kada laro. Kinuha din siya dati ng koponan ng Brazil sa AABI tournament sa Nogueira City. Kaso lang di nagtagal ay winaved nga siya dahil na nga siguro sa kanyang height disadvantage. Matapos yon, taong 2013 ay kinuha nga siyang import ng Malaysia sa Asian Basketball League, kung saan ay nakasama niya nga doon sina Mo Tautua at marami pang iba. At sa taong din yon ay napili siyang 13th overall pick sa second round ng PBA draft noon, selected by San Mig Super Coffee Mixers na ngayon ay Magnolia na nga. Hindi ganon kataas ang expected sa kanya ng mga PBA fans, pero sa unang taon nga niya sa PBA ay naging successful nga agad dahil sa Grand Slam nga noon ng San Mig Coffee ay kabilang nga siya doon kung hindi ako nagkakamali. Ginulat nga ni Melton ang buong Magnolia fans noon dahil sa unang laro nito sa Pure Foods franchise ay nagpakita nga ito ng alley-oop dunk mula kay Alex Malyari. Yun nga ang pinakauna niyang dunk sa kanyang PBA career. Grabe ang talo noon ni Justin Melton mga idol. Ewan ko lang kung may nakakaalala pa sa inyo ng tandem noon nila Alex Malyari at Justin Melton. Sa height nga na 5'9", ay halos mga 6-footer ang ninanakawan ng bola nito sa ere. Kaya nasabi ko na pwedeng tawaging Scottie Thompson na Magnolia Hotshots itong si Melton dahil na nga sa parehas niyang mataas tumalon. Di ko naman sinasabi na parehas ang laruan nila, pero para sa akin ay may similarity sila, lalo na nung rookie time pa ni Justin Melton. Mas mataas lang kaso ng 2 inches dahil parang 6'1" siguro ang height ni Thompson. Sa ngayon ay di ko pa nakikita na nagdunk itong si Thompson sa mismong laro. Grabe, sayang lang at di sila nagkasabay ng prime. Kung ano ang ginagawa ni Scottie Thompson ngayon sa rebound ay halos ganun din ang ginagawa ni Melton noon. Alam ko may nakakaalala pa dyan, lalo na yung mga Magnolia fans dyan. Siyempre, alam naman natin na may advantage din silang dalawa.
Para sa akin ay mas madiskarte lang si Thompson sa laro habang itong si Melton ay kayang mag-dunk sa mismong laro talaga. Pero sa ngayon ay pansin naman natin na halos puro sa labas na lang talaga ang laruan nitong si Melton. Sa pangalawang taon nga ni Justin Melton sa PBA, taong 2014 nga, sa pinakita niyang mga dunk skills sa kanyang unang season sa PBA, ay naimbitahan nga siya sa Slam Dunk Contest noon, kung saan ay dalawa nga sila ni Ray Guevara ang nag-champion doon. Kung hindi ako nagkakamali, ay parang ang nakalaban nila doon ay halos puro six-footer. Sina Japheth Aguilar, Cliff Hodge, Calvin Abueva, at Chris Ellis. Para sa akin ay pwedeng tawaging Nate Robinson ng PBA itong si Justin Melton dahil sa lakas ngang tumalo nito dati. Si Nate Robinson nga ay may taas ding 5'9" tulad ni Melton. Ilang beses nga ding nagkampiyon itong si Robinson sa Slam Dunk Contest sa NBA career niya. Pero hindi ko sinasabi ha na magkasing galing sila. Para sa akin ay may similarity lang ang kanilang karir dahil nga sa height na 5'9 lang ay pareha silang nakakuha ng kampiyonato sa Slam Dunk Contest. Sa 7 years sa PBA career ni Justin Melton ay meron na agad siya ng 4 times PBA champion, 2013 to 2014 Philippine Cup, 2014 Commissioner's Cup, 2014 Governor's Cup at 2018 Governor's Cup, PBA All-Rookie Team taong 2014, PBA Slam Dunk Champion taong 2014 din. Iyon lamang sa ngayon para kay Justin Melton, mga idol. Kung gusto nyo ulit makapanood ng ganitong kwento, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel na to. At kung gusto nyo ding malaman ang kwento ng inyong iniidolo, comment nyo na lang sa baba at gagawa natin ng video yan. Palaging maghugas ng kamay para palagi tayong ligtas. This is Flip Trendz Channel. Salamat sa panonood.